Pwede mo bang sabihin sa amin, Nina, sa natatandaan mo, nung nangyari ito sa'yo, naisipan mo ba magdasal bilang pinakahuling resort mo? At ano pa ibang naisip mo nung nandun ka sa lugar na yung kung saan man yun? Magdadasal po ako. Tsaka iniisip ko ang mama ko. And, Mel, pero mas much better siya ngayon. Oo, mas mabuti naman siya kaysa nung natagpuan namin siya. Kailan ba siya nakapagsalita ulit? Siguro after 2 days, simula nung natagpuan namin siya noong the 17th of August. Alam mo, Mel, kuminsan pag mayroon nangyayaring ganyan sa mga artista, kuminsan laging tumatas ang kilay ng iba, di ba? Laging sinasabi, naku, ano namang gimmick yan? Kahit na kay Nora, kuminsan kay Nora, Honor, totoo na nangyayari sa kanya, hindi pa rin naniniwala ang mga tao. Anong mako-comment mo tungkol dito? Lalo na may nakita na naman silang may pelikula pala si Nina darating. Oo, yung pelikula naman darating ng Ate Lutze, yun naman yung lumang pelikula ni Nina noong araw pa ng 1982, hindi naman sa ngayon. Tagal na nun? Oo, matagal na yun, 1982 pa, at pinalaklan lang iproduce si Rudy ngayon ang bagong pelikula naman sa panibagong title. Unang bangitin na pamagal. So, talagang it's very unkind for anyone to even think na it's a gimmick. Siguro naman na makikita nila mga sa mga dyaryo at saka yung mga pasanin nila sa buong katawan. Siguro naman din naman sabing gimmick ito dahil na lahat naman ng reporters nagpunta sa ospital, wala naman siguro sila masasabi. Bakit naman naisipan mong umalis mag-isa, Nina? Masamahan loob ko. Masamahan loob mo? Pero ngayon ba, wala kang may papayo sa mga hindi lamang sa mga katulad mong artistang babae, kundi sa mga kababaihan din na nanonood sa atin na pag sumamaan loob, wag umalis ng bahay na nag-iisa? Opo. Huwag silang aalis nang walang paalam. Umalis ka kasi nang walang paalam. Mm-hmm. And pagkatapos ng lahat-lahat ng ito, paglipas ng mga araw, pag lumipas matapos na lahat ng ito at may nag-offer sa'yo ng pelikula na mag-bold. Kasi noon alam ko yung offeran siya noon, Mel, ng bold movie, hindi niya yata tinanggap, no? Oo, hindi niya tinanggap. Kasi mangyari... Otherwise, nauna siya sana sa mga bolds na, bold stars natin sa ngayon. Oo, kung mangyari kasi ang profession niya talaga, singer, tipong masisira naman siya sa pagkanyang pagkanta kung mag-bold siya. Kaya talaga minatili niya kahit walang pelikula na huwag mag-bold. Kasi alam ko, there was one na hindi lamang si Baby Navarro, pati si Baby Pascual nag-offer sa kanya, pero hindi yata niya tinanggap. Hindi niya tinanggap yun. Sino ba ang malapit sa'yo sa mga artista natin, Nina, na babae? Lalaki, wala bang malapit sa'yo? Pero mga merong grupo na ngayon, Mel, na mga artista na ang tawag doon, lumalaban na, dangal. Dahil ang artista ngayon lumalaban na, ang dangal ba tumawag na sa'yo, ang grupo ng dangal, Mel, since si Nina ay kapatid nila sa trabaho? Wala pa, hindi pa sila tumatawag dito. Wala kami nga re-receive na call galing sa kanila. And Actors Guild? Ganun din, wala sila, hindi sila tumatawag dito sa amin. Pero siguro na, siguro after this telecast, siguro gagawa naman sila ng action. Mel, wala ka bang panawagan sa mga nanonood sa atin, sa mga otoridad? Na kinakailangan mong tawagan ng pansin. Pagkakataon mo na total, manggagaling sa'yo yan yung panawagan na yan. Nakikiusap lang ako sa kanila na sana magkaroon ng immediate response ang nangyari kay Nina. Yun lang naman ang pinakikiusap ko sa kanila na medyo bigyan naman natin ng konting panahon para naman madali ang kaso ni Nina. Ano ang una nyo naging reaksyon nung una-una siya makita? Una nyo siya makita mula nung makidnap siya? Nagpapasalamat ako dahil nakita pa namin siyang buhay. Tsaka, hindi ko malaman kung anong gagawin ko nung makita namin siya doon sa kinalalagyan niya. Kasama ko ba kayo nung makita niya? Ay, makita ni Lamel? Oo, kasama ako. At, kayo ba'y tutol sa pag-artista ni Nina? Hindi naman eh.
Sa ngayon, hindi ko pa alam yan. Pero nung nag-aartista siya, hindi ako tumututol sa pag-aartista niya. And kayo ba itutuloy niyo itong kaso ni Ninas? Itutuloy din namin yan. Ilan ba magkakapatid sila, Nina? 5. Si Nina ho pang ilan? Siya ang pinakabunso. At huling tanong, Nina, ano sa palagay mo ang pinakamahalaga at pinakaimportanteng bagay na nagligtas tayo sa pagyayaring ito, Nina? Ang pananalig mo sa Diyos, ang katapangan mo, ang lakas ng loob mo, ano sa tingin mo ang nagligtas tayo sa lahat ng ito? Palagay ko, Diyos na rin ang nagbigay sa akin at yung katalaran ko na to. At sa tingin mo binigay niya sa'yo yan? Hindi ko alam. Siguro talagang binigay niya sa akin na mabuhay pa ako para sa pamilya ko. Nagdadasal ka pa rin hanggang ngayon? Sino ang patron saint mo, Nina? Sino ang pinapaniwala mong santo? Santo Niño. Tsaka yung Sakyapo Nazareno. Tsaka yung Mother Perpetua.